Hello, good morning. This is Cora Sakdalan. Today po ipakita ko sa inyo ang ating Micaela model in Santras Verona. Ito po is malapit lang sa Tagaytay City, itong ating mga house and lot. And ito po binibenta is house and lot package po. So kung naghahanap po kayo na malapit sa Nuvali or malapit sa Tagaytay City, ito po ang isang mai-offer namin na pwedeng i-avail through bank financing or in-house financing. Or kung gusto niyo naman po makapag-avail ng Spotcast discount, pwede din po or deferred cash ang ano po ang option. So ito po, pasok po tayo sa ating model house. Ito po is Micaela model. Ito po yung pinakamalaking model sa Santras Verona. So pasok po tayo sa model unit. Ayan. So ito po yung ating pinaka model unit ng ating Micaela model. So ito po yung pinaka main door. Ito, dito po tayo pumasok. And then ito po yung ating living room area. So, sa ating living room area po, ito po is painted white lang po itong ating mga walls. Ayan. And then, ito naman po yung ating dining area. And then, ito pong lahat ng furniture sa ating model unit is hindi po siya kasama sa turnover. So, si client na po ang bahalang bumili ng mga furnitures. So, pag turnover po natin kay client, house and lot package lang po siya. Hindi po kasama yung mga cabinet and then yung mga furnitures po. So, ito po, punta po tayo sa living room, sa kitchen area. So, ito pong ating kitchen area, ito pong ating counter, ito po is naka-ceramic tiles. And then, ito pong ating mga cabinet dito sa kitchen, sa may kitchen counter natin. Ito po is painted white lang po siya, hindi siya wood color. And then, ito naman pong ating overhang cabinet, hindi po siya kasama sa turnover kasi si client na po ang pwedeng magpalagay niyan. I-improve niya na lang po niya yaan after ng house turnover po. And then yung katulad po nitong ref, si client na po ang bibili niyan. Ayan po. So si client na lang po ang bahala sa mga furnitures na kanilang ano ilalagay dito sa ating house and lot po. Ayan po. So tara, pasok po tayo. Punta po tayo dito sa ating bedroom sa ating ground floor. So, meron po itong bedroom, ang ating master bedroom po, with master toilet and bath, with bathtub na rin po yon, is dito po sa ground floor. So, sa mga naghahanap po na client na ang gusto ang master bedroom ay nasa ground floor, ito po yung mai-offer namin na nasa ground floor po yung ating master bedroom. At the same time, may master bedroom pa po itong isa sa second floor. So, dalawa po siyang master bedroom. Ayan po. So, ito po yung ating master bedroom po dito sa ground floor. Ayan po. So, may sariling toilet and bath na rin po yan at may bathtub pa pong kasama dito sa ground floor. Pero sa second floor po, yung ating master bedroom doon is wala na pong bathtub. Kasi nandito po sa ground floor yung may bathtub po natin. So, kung gusto po yung mga client natin na ang gusto dalawa ang master bedroom, ito po yung maisasuggest namin na dalawa ang master bedroom. Yung isa po may bathtub, yung isa nga lang wala. Ayun po. Ayan siya. Ang ceiling po niyan, flat lang po yon yung ceiling po natin. Kasi ito pong naka-design dito, hindi po flat. Kasi model unit po ito, may kaunting improvement po. Ayan siya. So, punta po tayo sa ating second floor para makita nyo naman po ang ating second floor. Ayan. Ito po is ito yung ano family area natin. Kasi halos lahat ng model po natin kay Santras, ito po is may mga family area. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na master, another master bedroom dito sa second floor na pwedeng sa mga client na gusto ay dalawa ang malaki ang room at may bedroom sa baba na malaki din sa taas, ito po yung maisasuggest namin. Ayan po. So, same din po sa ground floor, yung po mga gamit, hindi po kasama sa turnover, and then si client na po ang bibili. Ito po yung ating bedroom dito sa ground, sa second floor ng master bedroom. So, sa tiles po, ang tiles po hindi katulad nito, naka-tiles na ito nakalagay na design. So, yun lang pong ano, standard na ceramic tiles. At hindi po siya up to ceiling yung tiles. So,
So, during tripping naman po, magpapakita po kami ng mga sample house turnover para hindi po kayo mamali dun sa expectation nyo. Kasi para po, kung ano po, kasi minsan po akala ng client, kaparehas nitong model house, si may gamit na, ganun. So, hindi po. So, kaya ini-explain po namin para hindi po kayo mag-over, ano, parang nag-expect po ng ganong turnover sa katulad sa model house. Kasi kung katulad po ng model house, syempre marami po itong improvement. And then, ayan po, punta po tayo sa terrace. Ayan po yung pinaka-terrace natin. Ayan siya. So, ang lot area po ng ating Micaela is 176. Minimum lot area po yon. And then, ang floor area po niyan is 178.70. Ayan siya. Ito naman po yung ating balcony. Ayan, may balcony pa po siya ang design. No? Ganyan yung itsura niya. Ayan, pasok po ulit tayo sa loob. Ayan. Tingnan naman po natin yung another bedroom. So, may another dalawang bedroom pa po ito. Ayan po yung another two bedroom. Ito po standard size ng bedroom. Yung po kasing dalawa, yun yung master bedroom. Malaki ang size. And then, ito naman po yung standard bedroom dito sa second floor. Ayan. So, ito po, balikan na natin yung isang bedroom pa na hindi pa natin nakita. Ayan. Ito po yung another bedroom. Ayan po. So, lahat naman po ng ating mga window, mga sliding na po yun lahat. Ang price po ng ating Micaela sa ngayon, ito po is nasa 10.5 million above. So, depende pa rin po sa lot size at saka sa location. Kasi kung ang location po natin is main road or corner lot, mas nag-iiba po kasi ang computation ng ating mga corner lot or main road. Or mas malaki ang lot size po ng lot. Nag-iiba-iba yung computation natin. So, punta po ulit tayo sa first floor. So, kung gusto nyo pong, let's say, gusto nyo pagka-turnover po, gusto nyo palagyan ng gate, pwede naman po yun. Gusto nyo palagyan ng grills, ganyan, for your safety, pwede po yun. So, after na ma-turnover po sa inyo, dun po natin pwedeng i-improve yung ating unit. Pwede pong, kunwari, magpapalagay kayo ng kitchen cabinet, papalagay kayo ng, magpapa-improve kayo ng kitchen, mga ganun. So, pwede naman po yun. Magsasubmit lang po kayo ng inyong letter, and then magpa-process po kayo ng permit. Kasi may mga construction ban po yung ganyan. Sa mga subdivision po kasi, hindi lahat ng gusto natin ay pwede po natin gawin. Kasi meron po tayo, kasi kunwari sabi natin, bayad naman na natin yung bahay, dapat pwede na, hindi po. Kasi sa subdivision po kasi may mga restriction. Kasi meron po katulad sa mga height, hindi po lahat ng, kunwari, magpapabakod kayo na sobrang taas, hindi po yun inaalaw pag sobrang taas. May mga maximum height lang pong allowed tayo. Ito po yung ating site development plan. Ito po. So, ito po yung phase 1, ito po yung phase 2, phase 3, and phase 3, phase 4, dito sa area na to. And then, ito po yung phase 5, phase 6 po itong kabilang side. Ang ating pong phase 6, yan po yung pinakamalapit sa amenities. So, ito po yung ating clubhouse. So, amenities area po natin, ito. And then, ito po yung ating phase 6. Pero sa ngayon po, marami na po nakatayo itong phase 6. Kasi itong, ano, itong ating, ano, view, makunti pa lang yung nakatayo. Pero sa ngayon po, marami na po itong nakatayo. And then, marami din po ang ongoing construction. And then, marami na rin pong nakatira.
So, ito po, pagpasok po natin, ito po yung pinaka-entrance ng ating P6, itong area na to. And then, pinakamataas pong location, itong location na itong nasa taas, ito yung block 78. Pero ito po, lahat mataas itong area na to. Itong P6 po maliit. Mataas lahat. Elevated po kasi, ito po pataas yung location niya. Elevated yung kanyang lot. And then, ito pong nasa right side, ito pong P6 na ito na nasa right side, ito po is mataas pa rin kumpara po dito sa ibang area dito. Kasi ito po, pag ganun po yung ano niya, oh, parang pabundok yung kanyang ano. Pero hindi po siya katulad na yung katulad nung nag-ano, yung nagkukulaps yung mga lupa, ganun, hindi po siya. Kasi parang flat na elevated lang po yung location niya. Ayan po. Ito po yung 78. Kung facing sunrise po kasi ang gusto, itong area na to, ito po yung may facing sunrise. Tapos dito po nakaharap yung bahay, dito. Pero kung facing south, ito po yung facing south, itong area na ito yung nasa likod, ito dito. Pero facing north naman po itong area na to. Ito dito yung mga nakatayo dito. Ayan po, ganun. So, i-sunrise, kung yung kasi pong mga client na karamihan gusto ay sunrise, dito po sa location na to. Kasi ganito po yung pwesto ng ano nyo. Nakaganon po. Ito yung north, ito yung south, ito yung east, and then west po. So, mag-attach po ako ng map para makita nyo po yung pinaka-ano natin sa ano. And then sa tripping naman po, dinidiscuss po namin yon. So marami pong salamat, sana makapag-invest po kayo. Kung kayo po is interested, pwede po kayong tumawag sa aking number +63 917 501 7471, or kung nandito naman po kayo sa Pilipinas, 0917 501 7471, or kung kayo po is may Facebook Messenger, pwede nyo po akong i-add, Cora G. Sakdalan. Ang profile picture ko po is kasama ko po yung aking husband, na magkataliko rin kami sa picture. So, anytime po, pwede po kayo magpa-assist ng tripping. Kung hindi po ako nakasagot sa tawag, pwede nyo po ako message po para masagot ko rin po. And ano, kasi kung minsan po kasi nasa meeting, ganun, hindi po nakaka-attend agad dun sa ano. Pero anytime po, sasagutin ko po yon. Marami pong salamat at sana po makapag-invest po kayo. Marami pong salamat at keep safe po sa lahat. Thank you.